Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti yan, okay na yan, ha? Gaya sabi ko, hindi ko nangangarap mga sandaan-sandaan libo basta magkakasama tayo. Mamaya mag-collab tayo, ha? Magbigay lang mo tayo ng reaction dito, Kidigong, no? Nakakapanibago, eh. Ano to? Hiramin ho natin yung vlog ni Atty. Enzo Recto. Pakinggan natin ho si Digong. Panuorin niyo mga kabunyog. Hmm? Ata. Mr. President, nandiyan ka naman? Nandito na po. Kaibigan sa akin. Magandang umaga, dating Pangulo Duterte. Kumusta po kayo? Magandang umaga naman sa lahat. Nakikinig, lahat. Kung hindi nagbibigay, okay na rin. Sa mabuting mga kalagayan ako, kaawa na dito. Tumatala na. Na ano ba yung ano ko? Tinga ko. Nasa mabuting kalagayan daw siya sa awa ng Diyos. Sa Diyos. Eh, lahat naman ay tumatanda, so hindi may sulira din dyan. Eh, meron pong gustong malaman ng aking mga kababayan. Eh, ano bang pinagkakaabalahan nyo sa ngayon? Oo, wala naman, sir. Panigin ko, tama naman ang ginagawa ng ating gobyerno. Lahat na, from local to nakakapanibago mga boss. Tama raw ang ginagawa ng ating gobyerno, lahat-lahat, pati lokal. Tuloy mo, Digong. Maninibago kay Digong. Tuloy. National. Mukhang wala naman sila. Wala naman ang ginagawa ang masama. O mali. At content. Walang ginagawang masama o mali. Perfect ang gobyerno natin, mga boss. Ayon kay Digong. Ha? Tuloy mo, Digong. Ito naman ako sa nakikita mo ngayon. Ngayon, kung mag-isipan ko yan, kung ano ang... Hindi ka na ngayon, hindi ka na nga ron magpapatawag ng mausog-mausog, ha? Tama pala ginagawa ng gobyerno ngayon. Pero ito, ano, kung pag-iisipan daw niya nangyayari ngayon, iba na naman ang direksyon. O, tuloy mo, Digong. Nakikita ko. Isipin ko yan gabi-gabi araw-araw. Baka magkakaroon ako ng ibang ibang paningin sa buhay. Pero as it is... Hala ko ba okay? Bakit kung iisipin ko yan nangyayari ngayon gabi-gabi araw-araw? Ikala ko okay na. Ba't mo pa iisipin? Tuloy mo, Digong. Sa okay ba ng gobyerno natin? Wala man ako matanong tamo. Nabubuhay ko dito. Bakit ganyan magsalita si Digong? Wala kayang katabi to? Tuloy mo. Hello. Okay lang. Okay lang. Kung anong gawin nila, okay lang. Ganun lang yan. Kaya ngayon, pag hindi okay yan, titigarit. Kaya masyadong maanga pa. Okay. Para sa kanila, kung ano man ang gagawin nila, ngayon at kailanman hanggang sa katapusan, alam mo. Kanta yun na ngayon at kailanman. Sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Tuloy mo, Digong. O ang mundo bilog sa ayaw nila at sa hindi matatapos rin itong lahat. So, pala? Buti alam mo, talagang ang mundo ay bilog. Kaya mukhang malapit na rin kayong matapos, ha? Pero humihirit ka pa, Digong. Tapos na nga, humihirit pa kayo. Tuloy. Ay! Ay ko, mahihita ko.
Kung diyan ka naman nagdating sa akin, wala na iba, di, okay na. Sabi ko lahat ito, tatanggapin natin sa sigmurain natin. Kung ikaw na ito, ayaw kong, if you want to use your R word, kasi sigmurain mo. Tutang sabi ko, itong lahat, it will come to pass. It will come to pass, there will be a recording somewhere someday. Ganun lang yan. Kanta na naman yan, di ko. Somewhere, somehow, someday, we'll find a way of forgiving. Mahilig sa kanta si Diko. Tuloy mo, Diko. So, sabihin mo ba sa kanila, mali na ginagawa rito. Sabihin na nila taba. O sabihin mo yung taba yung ginagawa rito. Sabihin nyo, pasensya na, mali. Eh, walang mangyari no, sa panel. Ibig sabihin, kamalastugan na ito lahat ng yun, exchange of household o mag-away. Huwag na lang, panahon nila. So, umasa na tayo dyan sa the eternal yun, huwag na tayo sa malayo, it will correct itself in due time. Ganun daw ang mensahe ko kay Barber. Yun daw ang mensahe, Barber, makinig ka. It will correct itself on due time. Parang kagaya na nangyayari ngayon, di ko. Nakukorek na yung mga mali mo. Ninyo. Tuloy. Alam mo siya, kung pagbigyan tayo ng Panginoon Diyos na may magawa pa tayo. Kung pagbigyan tayo ng Panginoon Diyos na may magawa pa tayo, Diyos na naman, pangalawa na ha. Tuloy. Sa ginawa sa atin, okay na. Pag wala ng panahon na ibigay ang panahon ng Diyos sa atin. Tatlo na na. Panginoon Diyos na naman. Minumura nito ang Diyos ha. Ngayon, Panginoon Diyos, tuloy. Accept it. There's always something to enjoy after life. Tagal ni Mama. Ito yung sinabi ko kabinanglag live ako. Nasabi ko mayroon akong napanood na interview ni Sal Panelo kay Digong. Talagang pagod na si Digong. Kaya lang ang daming problema ang kinakaharap ng kanyang pamilya. Ng... Basta, Torne. Nakakapanibago si Digong. Sa haba-haba rin niyang interview na yan, si Digong hindi sanay na hindi magmura sa anumang interview. Umpisa pa lang, nandyan na yung putangina mo. Mga ganyan, mga leche, mga ganyan. Ngayon, wala. Panginoong Diyos. Diyos ang sinasabi niya ngayon, mga friend. Diyos. Ganyan siguro, ang tao. No? Pag wala ng suutan, kagaya ng mga ibang nasa loob ng Muntinlupa na nakagawa ng kasalanan, oh, doon nila nakikilala ang Diyos. Yeah. Doon na sila, wala silang ginawa, kundi magdasal sa Diyos. Pero nung gumagawa sila ng kadimonyuhan, hindi nila naiisip ang Diyos. Di ba mga boss? Tignan mo ang tao ng mga friend. Nung nando sila, sa ibabaw, wala sila. Sa dami ng pinapatay ni Digo. Ngayon, Panginoong Diyos ang sinasabi niya. Bahala ng Panginoong Diyos, no? Mga friend. Ito naman yung kanyang anak. Hindi ko na mapatutugtugin yung sound nito kasi nga, mako-copyright na naman ako. Pero ang kataho ito, ito na naman ako, kinikilig na naman ako, ha? Sabi dito, ito yung hindi kayang gawin ng mga crooks. Yung makisalamuha, makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Kaya inggit na inggit sila kay Inday. Nagsimba ho, nagsimba.
Nagsimba sa Baclaran. Oo. Pagkatapos po yata nung press conference niya na mamumugot siya ng ulo. Eto siya, oh. Ito yung hindi kayang gawin ng mga crooks, yung makisalamahua sa mga ordinaryong tao, kaya inggit na inggit sila kay Inday. Eh, tsura niya. Eh, kumakain siya ng fishbowl. Oh, sa Baclaran ho yan, no? Naglibre yata siya dito ng mga fishbowl sa mga bata. Oo, nakisilamuha sa mga ordinaryong tao. Si Doña Inday. On good government and public accountability at mula sa 3rd District ng Manila. Congressman, maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga po, Vice President Kabayan Wally De Castro at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Okay. Atin lamang ulilinawin itong mga pinag-usapan sa Quad Committee, yung tungkol sa 34 na safe houses simula ng mag-assume ng kanyang tanggapan bilang Vice President, si Vice President Sara Duterte. Ang una namin tanong muna, bakit napakarami po at para saan po ang mga safe houses, Congressman? Yun nga rin ang pinagtataka po namin dahil unang-una wala naman po sa mandato ng ating Vice President na mag-secure ng safe houses. Although, siyempre, ito po naman kasi, itong mga safe houses, inaalaw po ito para sa paggamit ng confidential fund. Kaya sa tingin ko po, lewari ko po, ito po'y ginamit nila to justify the spending. Ito pong 16 million para po sa confidential fund. Pero alam mo namin, ewan ko ha, ang safe houses, kung may tinatago halimbawa tayo, mga malalaking kaso na may mga witnesses, sinisafe house ko natin yung mga witnesses, di po ba? Para saan pa yung pwede paggamitan ng safe house? Tama po kayo. Ginagamit po ito pag may mga intelligence gathering, meron pa pong gagamit, may mga pinoprotektahan ka right na mga testigo, na tinatago. Mga... Opo, kaya nga po, actually, ito pong ang mga tanong po namin, talaga namang hindi nasagot dahil unang-una, wala naman pong dumating kahit isa po sa mga sa tanggap. Grabe ho yan. Oo. 34 na safe houses. 16 na milyon sa loob ng 11 days. Thank you. Yes. Pero nga, ewan ko kung anong gagawin nila. Ito sa akin, tanong to mga friend. May mangyayari ba sa mga nangyayaring ito sa Quadcom? Lalo-lalo na to kay Sara Duterte. Sobra-sobra na ho ito kung tutuusin mo eh. Oh. Para ito ay ma-impeach. Nang madali. Unang-una nga, yan na. Baliw. Oh. May diferensya sa pag-iisip. Hindi lang naman tayo nagsasabi. Pati na yung mga kongresista, dapat magpatingin ika sa psychiatrist. Di ba? Tsaka ayaw yung safe house. 34. 16 na milyon ang upa. Hindi ba dapat tignan niyan kung saan yung mga safe houses na yan? Abay, napakamahal. Sabi nga nila, not unless na yung doorknob niya ni brillante kagaya ng mansyon ni Kibulog sa langit. Putang ina. Mga walang yahoo ito mga to. Sa totoo lang, no? Mantakin mo yung mga pwede sabi ni Sara Duterte. Ha? Pupugutan daw niya ng ulo, huhukayin yung libing ni ng tatay niya at itatapon sa West Philippine Sea.
Puta, yan ba naman hindi pa kami ka-impits-impits yan? Hindi pa ba kadisbar-disbar yan? Mga ganyang klaseng salita? Aba, eh si Engineer Toto Kausi, Atty. Toto Kausi, na-disbar. Tanginan yan. Eto, sobra to. O, di ba? Si Engineer Toto Kausi, Atty. Toto Kausi, na-disbar na, eh mukhang manunusins candidate ba? Tangin na kayo. Kapapamura ka talaga, anak ng puto. Ano ba? Yan ba, hindi pa kadisbar-disbar yan? Mga ganyang klase? Wala namang immunity from suit yan eh. O, hindi ba dapat ba ma-impeach yan? O, aba, sino ba na-impeach? Si Erap na impeach, di ba? Oh, hindi naman ganyan kaano yung si Erap, kalupit magdadaldal. Oh. Tsaka walang pinapatay si Erap. Oh. Eto His Excellency. Yan ba? His Excellency. Oh. Anong ginagawa mo? Ha? Ah? Lalo yung kwento nito sa ano. Tulan daw niya ng ulo si Marcos dahil hindi raw binigay yung relo. Di gisip to eh. Alam mo yung relo ni Bongbong, ha? Sabi nga ni Mike Cervera, eh, Philip Patek yata yun, oo. 18 million daw halaga nun. Tanginan niya. Eh, ba't ibibigay ni Bongbong yung relo niya na yun? Hindi nag-iisip to eh. Presidente lang ang pwedeng magsuot noon, maski pa paano dito, sa ganong klaseng kamahal. Tapos, pasusuot mo sa newly graduate, eh di baka maging mitya pa ng buhay niya yun. Baka yun ang naisip ni Bongbong. Oh, at hindi mo alam, Sarah, eh, baka naman bandang uli, pinigyan na lang niya ng relo. Galing din sa kanya. Huwag yung relo na suot niya dahil magiging mitya ng buhay nung bata. Kagaya sabi mo, bata, oh, di ba? Oh, yun lang yun. Pakinggan niyo ang boses ni Sara Duterte. Ha? Pang ano ho sa ano ni sabi ni Secretary Ronald Llamas, pang Halloween sana nato eh. Ring kwento, namnamin niyo. Talagang hindi na siya normal. Papakinggan niyo, ha? Ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Takin niyo yun? Truthfully, I'm not feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Tuloy mo. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. Kawawa ka naman. Pinagtutulungan ka na. Kinukulam ka pa. Ah, tumatayo ko pala ibo ko, baka kala nyo. Hindi ko naniniwala sa kulam. Matagal na ako naghahanap ng makukulam eh. Meron ako ipakukulam. Putik ka. Tuloy mo! So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. Oo. It's their happiest day. So nagsama kami. Sama kami. Kumaga na siya. Talagang with feeling. Kasama kami. Katayo kami. Doon. Ang ganda ng kwento. Pang Halloween ho itong kwento ni Sarah, ha? Tuloy mo, Sarah. And, merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. Bata. And ang reaction mo, ang response mo should be
so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Lambing talaga ng boses ni Sarah. Sir President, can I have your watch? Lambing! Tuloy mo. Gift. And narinig ko. Sabi ako, di ba? Oo. Narinig nung katabi ko. Narinig nung ang sikat tabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano yung isasagot niya. So, ang ginawa niya, this guy, si Bongbong siya, sabi niya, this guy, hindi niya alam kung ano yung sasagot niya. Kaya ang ginawa niya, parang si Lola ba siyang magkwento to, no? Tuloy mo, Sarah. Pinaulit niya. Sa bata. Ganun. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung... Pinulit ng bata. Louder this time. With feeling pa yung kwento ni Lola ba siya? Horror ho to, horror. O tuloy mo, Sarah. Sir President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya. Iisip na naman. Why? Why will I give you my watch? Give me my watch. At that point, May sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gamot siya. Gusto ko. Ang galin yung ulo niya ba? Yan na. I realized. Toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. I saw the humiliation. Itong dalawang katabi ko, pinagtawanan pa nila yung bata. Talagang panglola ba siya? Ituloy mo. John, sa face ng bata, I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So di rin. Naisip mo lang, mahal din yung relo mo, kaya hindi mo bibigay sa bata. Huwag ka nga, Sarah. Kung naisip daw niya, yung relo na lang niya bibigay niya. Wedi nga. Tuloy mo. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko. Ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya, i-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. Kulo ko talaga. Sabi niya, ma'am, anong graduate yun? High school o ano? Hanapin yung footage. Mag-research, magtrabaho naman kayo. Kaya talaga mga friend, dapat gumalaw na yung bongbong. Wala na ho yan. Tsaka hindi na natin alam yan. Kaya sinasabi, hindi natin alam kung anong kapalaran. No? Mamaya, biglang binangungot si bongbong. Huwag naman sana. Sus Mariose, patay. Yan ho, presidente. Baliw. Ah, di ba? Michelle Edwin, my friend, shout out. First yata, oo nga, first ka talaga.
sumagot si Kalatni, oh. You are number one. Thank you, Iha. Lalaki yan, friend Michelle. Si Kalatni, ah, lalaki yan, eh. Si Bastian Sartin Gonzaga, shout out. Jojo Desiert Destro, welcome to the club. Silently watching from Iloilo City. Iloilo? Yan yung sinasabi. Sino malakas dyan? Pag may mayor ba si Mabilog? Most Shabulized City. Putik yung Duterte na yan. Ungas. Al Ulalia, shout out. Sino ba nagtiwala kay Bato? Kundi ang kapwa niya kriminal na si Dutae. Natural na ang loyalty niya ay sa nagbigay ng break sa kanya para maging Kengkoy na senador. Si Dutae ngayon. Good day sa Rox sa mga warriors. God bless. God bless Al Ulalia. Si Bastian ulit, oh. Tama. Mag-iba yan. Si Bato. Ah. Librado Ludovico. Blessed Sunday morning. Madaling araw, Karox. And to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Nakakaumay ng pakinggan niya si Calvo. Off volume na lang muna, Karox. Anyway, shout out Sister Grace Chingsay. Gising ka na ba? Tulog pa nga, ayip na yan. Walang yata talaga. Ay, ako. Anyway, kakaroon naman ako ng vlog dyan. AJ Reyes, shout out. Babasahin ko yung deed of the nation na ibinigay sa kanya. Ang nilalaman. Talaga. Baliw. Sabi ni AJ, alam mo, ikaw, Kalbo, hindi ka abogado. Huwag kang nagmamarunong bugok. Abogadong totoo na yung nagsasabi. Kita noong malaman mo si Drilon, hindi ka nakakibo. Kamote, huwag kang nagmamarunong kasi hindi ka naman marunong. Huwag ka nang magtabang, huwag ka nang lumusot dahil wala kayong lusot, ilulusot. Totoo. Alam mo yung mga ano, eh. Maski, alam mo yung mga Texas mga yan, eh. Kumbaga sa manok. Maski na lupay-pay na yan, papalo yan hanggang may hininga. Tingnan si Digong, oh. Hirap na magsalita. Pero parang may katabi, eh. Ha? Parang may nagmamasahe. Hirap na, di ba? Chupista Bunaaw, shout out. Good PM, kuya, at sa mga mahal mo po. Sa mga kawaryos. Naku ba to? Tama ka na nga, ha? Halata namang nangangatog na yung tuhod mo. Totoo. Chupista ulit, oh. Ganun po yata talaga, siyempre. Pag makakita ng agila, kulay asul, magiging zombie. Talaga sila, yun lang yun. Totoo. 1,000 siya, sabi ni Chupista. Chupista ulit, oh. Ah, parang may napanood po ako. Nagalit si Epi Labrador kay Martin Romualdez. Kasi meron siyang dalawang tao na lumapit kay Epi ngayon. Lumapit siya kay Martin Romualdez. Nangako daw si Martin. Kaso, di raw tinupad. Martin Romualdez ang pangako. Maya baka bumaliktad na, pero di ko po naman napapanood ang iba pa niyang topic. Pero sabi niya, di naman daw siya galit kay PBBM. Ganun lang daw siya pag may mali-mali. Pag may tama-tama. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sinyong may bahay. God bless always. Oh, yun ang pag-uusapan. Yung si Labrador. Hindi ko masyado napapanood ko siyan. Hindi nag-a-appear sa ano ko. Oo. Raul Villanada ulit, oh. Wala na ba to? Katapusan nyo na. Maniwala ka na. Totoo. Jerry De La Rosa, welcome to the club. Hi, nako, Senador Bato. Ayaw ng pumayag ni SP Chis Escudero. Ang hahawak. Pero hindi dapat sana ituloy yan, eh. Dahil yun din ang yung sa quad ko, may panibago niya. Pero kung si Coco Pimentel ang hahawak niya, pwede. Ah. Tsaka kailangan yun nga, lahat nandun. Oo, mas maganda. Hindi yung sila lang nila Bato maglulukuhan, eh. Gagawin lang nilang SMM yan, truth doesn't matter. Yung kongreso na naman, utik yan. Ron Villanueva ulit, oh.
Pagtatawanan ka na ba to ni Ronald Villamas? Tinaob na ang lamesa mo. Totoo, pagtatawanan na si Gago eh. Wala talaga manhid. Shelly J. Sir, shout out ah. Tingnan natin ba to kung sinong mga sinungaling sa inyo. Lalabas din yan sa lahat. Mas maniniwala ako sa mga drug lord. Kuno daw sa sinasabi ni Bato. Mas kapanipaniwala naman yung mga taong tinakot lang nila. At si Lieutenant Colonel Espinido, nagkabuhol-buhol na si Bato. Totoo. Ah, nagkabuhol-buhol na si Bato. Ah, kalat niyo. Solid pa rin, sabi niya. Oh. Shirley Jason ulit. Oh. Dapat, pag napatunayan ang lahat ng pinaggagawa ni Kibulok, dapat kasama din si Toryon sa kulungan at madisbar. Totoo. Maski ang si Sara, kung totoong abugada nga, dapat madisbar yun. Mary Grace Santos, shout out. Magandang gabi po, Kawarios. Magandang gabi. Joe Kiano, shout out. Wala na, swak na kayo sa banga. Kompleto ba bakuna mo? Bata, parang hindi. Dami mong palusot. Totoo. Kalat ni ulit. Utak, huwag na nating patuloy si paring Ronald. Mapupurol lang ang utak natin yan. Basta kalbo, latak ang laman ng ulo. Ay, kalat ni Joel Kiano, pag nag-attend sa Senado, ikukontempt nyo agad para ma-practice na sila sa hoyo. Jack Roman Santa, shout out ah. Mas gusto ko pang pakinggan ang sigaw ng nagtitinda ng tao at isda kaysa sa boses ng member ng Three Stooges na si Bato. What do you expect from a moron's brainless, stupid and clown senator of the Senate? Isang flying kick sa makapal niyang mukha. Ayit ulo ni Jack. Okay na ako, Japan. Aaron Cortel, knock, shout out. Oh, long time no talk ah. Tay, kita mo, iba to bobo. Bobo na, pinipilit magpaka-cool. Pero sa loob niyan, natataranta na yan. Makita mo naman, naduwag si Bato. Bobo, pilit lang, nagpapakamatapang, kunwari. Totoo yan, naka. Joey Tubeliha. Shout out. Federico Mandak, shout out. Hindi naman nakapagtataka na ang loyalty ni Bato kay Digong ay forever. For now lang yun. Nasa pagkataon ni Bato, tingin ko lang, lalambot din yan pag natikman na niyan ang buhay sa kulungan habang iniimbestigahan siya sa ICC. Yung gagawing investigasyon ng Senado ay pamumunuan ni Senate Blue Ribbon Committee Pepe Pimentel ang chairman. Yun nga, tignan natin paano dadali ni Pimentel ang investigasyon. Totoo. Pero sabi nga ni Attorney Conti, hindi na kailangan kung gagayain lang nila investigasyon ng Quadcom at dito sa Senado. Sayang pera, sabi na Attorney Conti. Joey Tubeliha ulit to. Sink or swim? Dinig ko eh, sink or swing. Swim daw, swing. Anita Japon, shout out ha. Magandang gabi po Sir Roque and to your loving wife at sa aming mga sumusubaybay sa masaya at programa mo po. Nakakaalis ng stress po. Stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. More and always keep it up. God bless, Anita. Anita ulit to. Sir Roque, hindi pinayagan ni President Senate Attorney Escudero ang request niya na mag-hearing sila. Mabuti nga sa kanila. Nonsense kasi mga hearing itong batugan na ito. At sibong malasakit, aspasakit, toxic itong dalawa sa ating taong bayan. Tigil, bastos lang. Gastos lang yan. Stop it. Totoo yan, Anita. Yung nga sabi ni Attorney Conti. Anita ulit, batugan at bonggonggong ay super naubod na kasinungalingan. Hindi yan House Representative. Bugok. Ikaw ang big stupid liar. Anita ulit. Thank you po Sir Rox sa tinlakay mo po ngayong gabi. Good night po sa inyong loving wife mo po. At sa aming lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Sleep well po and God bless po tayong lahat. More and always kita-kits ng muli, sabi niya.
Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Ha? Nakakatawa naman ito si Bato. Mag-iimbestiga daw siya sa sarili niya sa EJK nung panahon nila. Kaya nga, parang tanga yun, no? Imbestiga niya para takutin ang witness, mga witness, at isa siya sa mastermind nito. Diba, Sir Rox? Totoo nga. Huwag mong gawing mga tanga, Pinoy Bato. Booking na kayo ng amo mong sinutae kung paano ninyo ginamit ang war on drugs na yan para pagpapatayin at gawa ng senaryo ang mga kalaban nila. Kakahiya. Kakahiya kang klaseng senador. Kawawang Pinoy, totoo yan. Shirley, ay Elizabeth mo. Elizabeth ulit to. Kaya ganyan mag-isip yung si Bato na yan kasi nga, gawain nila yan dati, di ba? Pinipilit nilang gawa ng istorya ang isang witness para idiin ang isang kalaban. O ngayon, bumaligtad na lahat. Dapat ito si Bato isama sa hukay kay Digong. Sabay na sila sa libingan. Elizabeth ulit to. Isa pa, Sir Rox. Tingin ko, di dadalo yan si Digong na yan. Kasi dito mabubuking at baka magmura na naman yung Digong na yan. At lumabas na naman ang lagi niyang sinasabi, kill, kill, kill. O, di ba? Yun na naman sinasabi niya sa pag ako mamamayor, papatay ko kayo lahat. Ha? Human rights na naman. Gago. Elizabeth Scarrell ito. Nakakatawa sinasabi ni Bato. Forever and ever daw sila yung Digong. Sana nga magkatotoo ito. Sabay silang mamatay. Iburol at ilibing sa ng buhay. Joke, joke, joke. Early Dagino, shout out ha. Kuya, di ba pag yung mga kasamahan sa kaso ni Kibulog sa Amerika nag-plead guilty, ang ibig sabihin, si Kibulog ay guilty na rin. Totoo! Mga tanga nga yan eh. Kala nila, kung mo nag-plead guilty, absuelto, gunggong. Tapos na, sisintensyahan na lang yun. Kasi nga, ano pang hihiringin dun eh, umami na nga eh. Kaya lang, yun nga, mas mababa raw yung sintensya. Ayun, ha? Tingnan natin kung ano magiging sintensya, di ba? Mabigat yung kaso na inamin nila, kala nila, gaang ha. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Ang alam ko po, sir, di nangyari gusto ni Bato. Ano siya? Ano siya, bangag? Sarili niya, imbestigahan, talagang kalbo, di nag-iisip. Ay, Sir Rox, kaloka nangyayari sa mga alipores ni Digong. Lalo na kay Sara Pusit. Salamat, Sir Rox. Ingat tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Dito si Kengkoy. Shout out, Kengkoy. Bakit nagkaroon na Unitibs? Kasi alam nila na malakas si Atty. Lenny Robredo. Kung si Sara lang, kalaban, hilaw pa. At alam nila na si... At alam nila na si mananalo kung si BBM naman ay natalo ng mga dati Lenny. In short, pinalusot ang kaso ni BBM sa Comelec sa kumpas ni Duterte dahil alam nilang babasagi ni BBM dahil may kaso nga at madaling ma-impeach at sasamantalahin naman ito ni Sara para makapwesto. Oo. Yan po ang plano ng mga ganid. Kaso nagkamali sila sa sidhi na makakabalik sa palasyo ng mga Marcos para linisin ang mga kaso nila sa mga nakaw na yaman at mga negosyo. Ooh. Galing ni Kengkoy ah. Ramon Valencia, shout out. Good morning, night, bossing. Tabogo na lang ang boboto kay General Stone. Kumusta na lang sa mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo? Okay lang kami, Ramon. Ko ba? Yanny Bigood, shout out ah. Endang gabi, Karaoke. Parang siguradong ito si Bato. Napupunta raw si Digong sa Senado kapag doon gagawin ang investigasyon. Dito natin nakikita sa kontrolado talaga nila ang Senado dahil halos lahat doon ay kasangga nila. Tignan natin, Johnny Bigod. Sana lusubin sila doon na dumalo yung mga taga-Quadcom para magkakita-kita. O, di ba? Johnny Bigod ulit. Bilib ako dito kay Bato sa loyalty niya kay Digong. Palibasa, naging Bato siya dahil kay Digong. Malamang kung hindi siya dumikit kay Digong, malamang tinapay na lang siya. Totoo yan. Ted, shout out, Ted. Ah. Para kay Bato, nagsisinungaling si Espinido dahil nagsasabi siya ng totoo. Ang something behind na sinasabi mo, Bato, sa sinabi ni Espinido para sa akin, ay mismong kayo yun, Bato.
Huwag kang magpalingon-lingon dyan. Kala mo, di mo alam. Huwag ka nang magpatawag ng sarili mong investigasyon sa Senado. Babalikta rin mo lang ang investigasyon ng Kamara. Gagamit ka pa ng pera ng bayan. Kaluho mo naman. Di ka naman mananalo sa eleksyon dahil basang sisiw ka na. Totoo yan, Ted. Ito ang darating ng 2025 election, sinasabi. Dito natin malalaman kung marami pang tanga. Diba? Ted ulit oh. Tahimik si Bato sa tanong kung gaano ka loyal kay Digong. Napagtawanan tuloy halatang halata na kasinungalingan lahat ang nangyayari sa investigasyon ni Bato sa EGK ng Panginoon niyang si Digong Duterte. Sasayangin na ni Bato ang pera ng bayan. Totoo yan. Ewan ka. Si payag naman sila ng payag. Kalat niyo, good morning Kasani. Wala pa tumpik-tumpik. Labatibahin mo na sila. Nang todo Kasani. Hala, bombahin mo. God bless your family. God bless Kalat niyo. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Ano po ba yan si Bato? Napaka-ob-ob. Kasama siya sa mga akusado. Natural lang na hindi niya pwedeng imbestigan ang paratang sa kanya. Ang kalalabasan po kasi niyan ay wala silang mga kasalanan. Saan naman po kayo na tayo nakakita ng kriminal na umamin sa kasalanan? Totoo yan, David. Ha? Para bang pulis ka na, iniimbestigan mo sarili mong krimen. Hoy, Bato. May pinapasabi sa'yo si Larry Gadon. Bobo ka daw. Totoo ba yun? Mukhang ngayon na nagsabi ng totoo si Gadon. Ha? Ted ulit oh. Isa-isa na ang naglalapitan ang mga politikong makakapal ang muka kay Naga Mayor Atty. Lenny Robredo. Si BBM makapal. Si Marcoleta makapal-kapal. Si Sara, pita ka makapal. Walang kasing kapal. Bulletproof yata ang mukha nito eh. Biro mo. Nagpa-press con. Kung ano-ano siya nagsasabi, di tinatablan ng hiya. Super kapal. Oy, Ted, nagsimba. Nagsimba at kumain ng mga kwek-kwek sa baklaran. Putik yan, oh. Buti hindi ka umusok. Ha? Friend, Sherby Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo, mga friend. Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha? Eman Escalon anak, shout out. Kabitin niyang makulit, bumabati po na at nagpupugay ng maingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic mo today, Sir Rox, bato-bato pick, ikaw ay manahimik. Mga taong bayan ay sobra ng galit. Mga palusot mo ay hanip sa lintik. Ang mga drama mo na nakakabwisit, ang four-star general na hayop sa lupit, nakakawindang, paano mo na nasungkit? Kayo ng, ha? Paano mo nasungkit? Kayo ng pinuno, ngayong ay nadadawit. Mga anomalya, nakawang malupit, patayan sa droga, ICC, gusto kang masungkit. Malayong paglalakbay sa bayan ng Dahig, doon ka itatapon, doon ka mapipiit, masarap mong buhay. Ito ang kapalit. Mabuti nga sa'yo. You really deserve it. Totoo yan, Tia Delia. Braveheart, shout out ha. Style lang yan ni Bato, Karoke, na itutuloy yung Pidea link. Pero dun din po ang tumbok nun. Ipatatawag si Kerwin para dun suntukin. Tingnan nga natin, Braveheart. Pati si Garma ipatatawag din para gawan ng issue para alisin sa isip ng mga Pilipino ang mga ibinulgar ni Garma tungkol sa kanila ni Digong at Bongo. Tignan natin, Braveheart, kung ano magagawa. Maril Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo at sa mga warriors. Blessed week for us. Blessed week for us. Talagang grupo sila ng mapagkunwari, pretending talaga sila na wala silang sala at pananagutan na ginawa nila. Marahil, kung ako ganito ang stand sa gobyerno, mas mapapadali ang paghanap ng katarungan sa mga biktima ng EGK. Wala pang maraming usapan kung anong gagawin ng pamahalaan. Hay, wag naman sana buong 6 years ganito na lang umiikot ang narrative ng ating bansa. Totoo yan. Mas nakakaginhawa sana kung sa pagsulong ng ating bansa,
Narating ng ating bansa, mas nakakaginhawa sana kung sa pagsulong ng ating bansa. God bless po tayo sa mga kawaryo. Sinabi mo pa na, ha? Mantakin mong safe house, putik yan. 34 safe house po, tangan ng 16 na milyon visit. Mas mahal pa sa pinakamagandang hotel. Dapat inspeksyonin nyo saan ba tong safe house na to. Puta, gago. 16 na milyon, 11 days. Gunggong. Ang klaseng paggasta yan, puta. Dapat talaga, ewan ko kay Bongbong. 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Ox. Balik muna tayo sa presscon ni Pusit. Hindi ko kasi pinanood ang buong presscon niya. Pero pa unti-unti pinanood sa iba-ibang mga vlogger. Doon muna ako sa dalawan yung hiling kay BBM bago siya pumayag na maging VP ni BBM. Una ang maging DND director. Nga, pangalawa, sumakay sa helicopter every time uuwi siya sa Davao para kuno magkapiling niya ang anakis niya. Yung una, wow, naamoy na agad yan ni BBM kung bakit DND ang pinili niya. Siyempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Alam na this. Yung second naman, wow, dapat daw siya ang priority sa chopper at hindi si BBM. Heavy, Sir Ox. Sinabi mo pa. Ikaw eh. Spoiled, burat nga yan eh. In other words, siya ang mas importante kaysa sa presidente. Ni walang kagatol-gatol niyang sinabi yan. Dapat yung mga ganitong secret nila ni BBM, di niya binubunyag kasi kasiraan niya rin ito, pero proud pa siyang ibinulgar. Wala siyang takot sa legal implication na mga pinagsasabi niya. Kao naman! Baliw nga! Anong gagawa mo dyan, 3J Show ko talaga kay? Baliw nga eh. Puputulang nga raw niya ng ulot. Pahuhukay niya nga yung tatay ni BBM. Tangin lang yan. Woo! Sa ito, wala talagang chance sa ito. Ang last card nito, yun nga, ma-sniper si Bongbong. O makechok. Oo. Siya, uupo. Meron tayo ngayong vice president. Meron tayong presidenteng baliw. Tangin lang yan. Abe, lamang lang si Kibuloy ng dalawang paligo na rito sa mga pagsasabi nito si Sarah, ba? DJ Shop, alam mo si Rox, tahimik lang si BBM pero kuidaw ka. Hindi ito makakalampas kay BBM. May balik si BBM dyan kay Pusit. Hindi pwedeng wala. Sa mga susunod na araw o linggo, may move si BBM dyan. Maaring disimulado lang ang ganti ni BBM pero may implication yan. Hintay lang tayo. Maingay. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ah. Jeff Ramos na. Aya Suleman, shout out. Anak-anak ko din po yan eh. Mabait yan. Si Aya, oo. DJ Show po. Tawa-tawa, Sir Rox, ito si Bato, hi. Wala tayong mapapala dyan. Isang small Duterte yan. Hindi man natin yan makuha sa santong dasalan, makukuha natin yan sa santong paspasan. True ICC. ICC is eminent. Konting hintay na lang. Walang kasalanan, hindi pinagbabayaran. At kung gaano kakalaki ang kasalanan, ganun din kalaki ang parusa. Konting panahon na lang, Sir Rox. Sinabi mo pa eh, napaghintay na natin matagal, di ba? O, di ba? Boyong Kong Balong, shout out, Okinawa, Japan. Hindi pa tayo nag-uusap. Brother Elias Isyo, shout out. Oy, mission accomplished mga boss, ha? Adorasyon Dimaranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo dyan, mga friend. Hanggang bukas po muli, God bless. Paulit-ulit. Pag may problema, pagdibdibin, tumingin tayo sa mas may problema sa atin, solve ang problema natin. Yeah? Huwag niyong gagayain si Kalatni. Ay, Lord. Talagang ang tao, no? Pag naipit, Diyos din ang kanilang kasambitin. Ha? Digong? Kung ano-ano pa yung sabihin, no? Pero hindi siya nagmumura. Diba? Magandang gay po, mga boss. Ha? Maski saan ka pumunta,
maski na maglilimpak-limpak ang perang hinawakan ng gago, nung maipit, Diyos ko, yun ang sinabi ng demonyo, ay ng demonyo, niligong nyo. Magandang gabi po.